So guys, hello, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbabasa ng inyong mga comments, questions, and pag-shoutout. Thank you very much again guys. Sobrang kinikilig ako pag nagko-comment kayo, pag nanonood kayo. So for this video, si Cynthia Bihilia, pinipili po ba ang maitsura? Based on my experience dito, sa dami ko nang nakita ng tao, tingin ko hindi pinipili ang itsura sa pag-apply. Hindi pinipili. Siguro guys, yung katulad na sinabi ko sa inyo na pag-interviewin kayo, smile lang talaga and so show your confidence. Ganun. Pero hindi pinipili po ang wala pong discrimination dito. One of the nicest things here in Taiwan is wala silang discrimination. Alam nyo ba, maisingit ko lang guys ha. Kumakain kami sa fast food, dun sa May Sincho, sa KFC. Alam nyo ba yung nagpupunas, special child shop? Kakatuwa kasi siya yung nagliligpit no. And dito kasi guys, sariling kalat mo ligpit mo. So sa fast food, ikaw na yung maglalagay ng mga tray, tapos siya yung nagpupunas. Yung nakakatuwa kasi nga kahit mga special child dito is may special. binibigyan ng trabaho kasi nga kulang yung manpower nila dito and talagang ayaw na talaga nila dito ng discrimination. Yes. And then, of course, shout out kay James Fix TV. Yan, si Kuya, magaling niya mag-explain. Manood kayo sa channel niya, mag-subscribe kayo. And then, i-like niyo, i-add niyo raw siya sa Facebook account niya. Wala daw sa kanya nag-a-add. Hindi ko alam paano company niya, no? So, Kuya, tinatanong mo yung company ko. Sinagot ko na yan na QYEC. Sino pa ba? Miss Isabel. Ang dami niyang question, actually. Sabi niya, what if wala akong pang placement fee magagamit? Diba, ang mangyayari doon ay salary deduction. Pero kung meron naman, paano ang sistema? Ano ang mas okay na gawin? So, Miss Isabel, thank you for that very wonderful question. Charot. Kung wala ka naman pang placement fee, guys, sabi ko nga sa inyo, hindi kayo makakaalis nang wala kayong placement fee. Depend na lang, it's depend kung mag-apply kayo sa PUEA na sinasabi nila na wala daw placement fee. Pero ang alam ko talaga, kahit paano may gagastusin kayo doon. So, yung placement fee, if ever nga wala na kayong choices, pwede naman kayong mag-lending. As long as hindi naman sobra-sobra yung ililending ninyo, yung tama lang. Kasi mababayaran nyo rin naman yan as... Sila sabi ko, magtipid-tipid kayo para makabayad kayo ng utang nyo dito. Tapos, if ever na, hindi siya salary deduction guys, kasi yung singil ng agency, iba sa singil ng company. So, sa agency na yung mapupunta yung company, ang idinideduct lang yung salary natin is yung mga tax refunds, insurance, meal allowance, yung mga ganun. Pero yung pagbabayad natin ng utang ka sa isang lending, ikaw magbabayad nun mismo 7-Eleven. Meron silang ibibigay sa inyo na paper, tapos yun yung ipapaskan yung 7-Eleven dito. 7-Eleven, Family Mart, Happy... Ano ba yung tawag dun? Highlight, Happy Life? Hi... Nakalimutan ko yung isa. Basta sa mga convenience store dito. Yun. So, may iba pa siyang question si Miss Isabel. Si Miss Isabel, how long does it take sa pag-aasikaso ng lahat-lahat from day na nag-plan kayo mag-work abroad hanggang nakarating po kayo dyan? So, in my case, dahil nga wala akong UMID, inabot ako ng almost 6 months from the day na matanggap ako sa interview, makapasa ako hanggang makarating ako dito. 5 to 6 months, guys. Dahil nga hindi ako kompleto ng aking requirements, wala akong UMID. Buti na lang nakaalis pa ako. Akala ko hindi na talaga ako makakalis. Pero kung ikaw ay kompleto na ng iyong requirements, 1 month lang makakaalis ka na as long as may job order ang inyong company or agency na in-applyan. Excuse me. Kailangan talaga, ito si Mr. Aldrin Albaro. Hi sir, so sabi niya, kailangan ba talaga ng UMID, your universal ID? Kasi guys, kailangan talaga yun. Okay, one of the important requirements talaga dito is yung UMID. Kasi yun yung parang kinikilala ng Taiwan as a universal ID natin bilang Pilipino. So, kumuha na talaga kayo nun. Kasi nga, kailangan po yun. Paulit-ulit ko na yung sinasabi. Jovensky Desagun. Hi, Jovensky! Shout out daw. Taga ano siya? Lucio Distnan Kantao. Taoyuan City, Taiwan. Thank you for watching.
Nino Ray Erolon. Hi, Sir Nino. Ma'am, yung first 3 months po, 2020 na po ba ang sasahurin nyo kapag walang overtime? So, ito is, halimbawa guys, ako tulad ko, dumating ako dito November 19, 2014. So, syempre, hanggang 30 lang ang counted ng pagsumahod na ako sa next month. So, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 29, 30. So, 20, nasa, tama ba? 19, 11 days? 19, 20, 30. 11 days na lang yung sasahudin ko. Ibawas mo pa doon yung Sabad, Linggo. So, magkano lang yung naipasok mo doon? Yun lang yung sasahudin mo. Katulad ng una ko sinahod, 6,000 NT lang. Kasi nga, ilang araw pa lang naman ako dito. Tapos, yung 22,000 NT, katulad doon sinabi ko sa isa kong video, na hindi siya yung pinakang gross. Net, nasa net niya siguro is mga 14,000 pag nakompleto mo na yung isang buwan. Kasi nga, training ka pa lang noon or wala ka pang bonus or wala ka pang overtime. So, mga 14,000 NT lang yung sasahodin mo a month. Depende sa company na pupuntahan ninyo, girl. Sir, sino pa? Hi, Kring Anen. Yan, nag-comment din siya. Thank you so much. Angel. Si Ate Angel. Hi, Angel. Thank you for watching. Ano ba yung tanong niya? After, I think, ibang policy. Marihart ka na may broker's fee ka pa rin. Sa amin kasi parang reward ang company. Ay, ako pala yun. Kapag rehire po ba, automatic po ba na yun? No longer fee. So, guys. So, ang tanong niya, kung kapag na-rehired ba, automatic ba na wala ng broker's fee? Kasi, guys, dito sa company namin, kasi ang contract dito, guys, ng isang Pilipino sa Taiwan is 3 years, 3 years. So, ang maximum natin na pwede tayo magstay dito is up to 12 years. After 12 years natapos mo na yon, uuwi ka na. Except lang na may makukuha ulit na job na magbibigay sa'yo ng guarantee na makakapag-work ka dito. Katulad ng mga coordinator namin. Tapos na silang 12 years, tapos kinuha ulit sila. Or may nag-hire sa kanila bilang coordinator. Pero usually, 12 years lang talaga yung maximum, tapos uuwi ka na. So, katulad ko, nakatapos na ako ng isang kontratan, tatlong taon yun, and then ngayon, itong bago kontrata, wala na po akong broker's fee, kasi yun yung benefits na binibigay ng company namin. Hindi ko lang alam kung sa ibang company, ganun pa din, yung binibigay nilang parang benefits na wala. Pag bumalik ka ulit sa same company, parang loyalty award ba na dito ka ulit nagtrabaho, wala ka ng broker's fee, sagot na yun ang company. So yun yung sagot ko sa'yo, girl. Tapos, kapag may new contract, na rehire na po ba yun? If ever na matapos yun yung 3 years contract nyo dito, halimbawa, tapos nyo na, maganda yung performance nyo, wala kayong report sa HR, wala kayong report ng ng mga customer, malaki yung chance nyo guys na ma-rehire, or kung gusto nyo ma-rehire. Kung ayaw nyo ng, di umuwi muna kayo, tapos magbakasyon kayo. Tapos ngayon, may tinatawag na rin tayo guys na one-day exit. Yung one-day exit kasi is, parang pwede mo nang idire-diretso yung kung nung naunang panahon, after 3 years, talagang uuwi ka. Ngayon, may choices ka na kung you were going to stay or you're going to leave or go home to the Philippines, di ba? Like me, kinontinue ko na para kasi hassle pa yun. Ba, umuwi ako ng Pilipinas. Another processing na naman ang documents ko kapag nag-apply ako. Pag nag one-day exit ka, dire-diretso ka ng trabaho. Ba, November 19 ako end ng contract, November 20, may pasok pa ako, new contract na yun, sasign ka na lang ng kontrata, sila na yung bahalang mag-process. So, yung pinakamaganda yun sa Taiwan, one-day exit, so sana hindi siya mabago kasi ang daming benefits katulad namin mga OFW na ayaw nang mahirapang mag-apply. But of course, it's your choice if you're going to stay or you're going to go home or have a vacation like for 3 months. Ang disadvantage lang guys kapag, ang bilis ko magsalita. Kasi guys, 3 months. 3 weeks lang yung maximum vacation mo pag one-day exit ka. And then, yun lang. As in, sobrang bilis lang ng vacation mo. Yun yung disadvantage. Kasi, diba, parang pinagpalit mo yun eh. Para hindi ka na ma-hassle. So, kailangan mo tanggapin yung pros and cons doon sa bagong kontrata. And then, si Miss Nelly Ann Velasquez. Hello po. Thank you for watching. Hello po, pwede bang hindi sa dormitory ng company magstay? Kunwari, may kamag-anak ka po na malapit doon. Papayag po ba ang company? So,